Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kung maaari po na ang mga nasa labas po ay pumasok para po ma-occupied po yung upuan sa loob upang higit po nating manamnam ang hain ng ating Panginoon. Maaari po bang pumasok ang mga nasa labas? At bago po ang lahat, kung maaari din po ay paki-off po ang ating mga cellphone sapagkat upang maiwasan po ang distraction. Amen po ba yun? Sa tanghali pong ito, masasabi niyo po ba na kayo mapalad? Sadya nga po tayo mapalad sapagkat may gawain ganito. Amen po ba yun? Sapagkat ito'y isang biyaya ng Ama na kung papaano ang dakong ito ay hindi lamang kagalingan ng katawan ang iniaalay. Ano pa po ang iniaalay sa dakong ito? Kagalingan ng kaluluwa. Kaya sa tanghali pong ito, ang bahagi po sa akin, ang mga magbabahagi po ngayong tanghali, ay kung ano-ano nga po ba ang kagalingan na tanggap sa dakong ito, na sa paglapit mo sa ating Panginoon, anong pinagaling sa iyo? Ano nga po ba ang mga halimbawa? Halimbawa po dito ay kagalingan ng iyong kaisipan. Kung sa unang buhay mo, magulong isip mo, walang kapayapaan, subalit sa kapangyarihan ng Ama sa pagtanggap mo sa Kanya, kapayapaan ay nakamtan. Buhay po ba ang Diyos? Ano pa po? Dati bang may sugat ang damdamin mo? Subalit sa pamamagitan ng mga banal na aral, tinanggap mo ang Ama, naghilom ang sugat na ito. Yaon po ay isang halimbawa ng kagalingan. Ang magpatawad ka, marami pong bagay. Kaya ang sino man pong nasang magbahagi o kung sino man po ang tawagin sa harapang ito, ang ibabahagi po ang kagalingan na kanyang nakamtan simula nang lumapit siya sa ating Ama. Sa dahong ito, sa pamamagitan po ng ating minamahal na Apo Kunching, palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ang una po magbabahagi ay ang ating kapatid na alagad mula po sa Mapaniki. Palakpakan natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na si... sa Ate Desiree po. Purihin po kayo, Ama, sa umagang ito. Napakahiwaga po ng araw na ito para sa akin. Sapagkat kayo nga pong nakababatid ng lahat, pawiin niyo po, Ama, ang lumbay, ang alalahanin, hindi lang po sa akin, maging sa aking mga kapatid na naririto, na naghahanap po ng hiwaga mula sa inyo. Salamat po, Ama, sa oras na ito. Nawa po'y sakupin mo po ang aking buong katauhan mula sa isip, salita at sa gawa upang kayo po ang manguna at maghari sa aking katauhan. Salamat po. Buhay po ba ang Diyos? Magandang umaga po mga kapatid, lalo na po sa mga kapatid kong mga alagad, sa mga kapatid ko sa Mapaniki chapter at sa inyo pong lahat na nandito, mga pasyente, at mga dati na rin pong sumusubaybay sa ating gawain. Napaka-surpresa po ng Ama sapagkat di ko po talaga alam kung ano pong tema ng ating kapatid na MC po ngayon, facilitator po. Kaya sabi ko, ano po bang tema? Sabi ko, nagtatanong ako, ano po bang sasabihin? Kasi hindi nga po ako ready. Hindi ko po alam kung anong ibabahagi ko sa umagang ito. Pero sa kagalingan po, halata naman pong wala naman po akong nararamdaman. Amen po ba? Pero nagpapasalamat po ako sa Ama na ang kagalingang una pong natamasa ko sa Kanya, yung pong una, nararamdaman ko sa aking katawan. Pero ngayon po, kagalingan naman po ng kaluluwa. Amen po ba? Hindi man po lubos na
na 100% na kagalingan ng kaluluwa sapagkat tao po, nagkakaroon din po ng pagkakasala, pero agad-agad po na pagninilayan din naman. Nagkakaroon naman din po ako ng pagtitimpi at saka pagtitiis sapagkat yan po ang alay ng ating Panginoon. Ang una po sa lahat, kailangan maging mapagtimpi po tayo sa lahat ng bagay. Amen po ba? Ibabahagi ko na lang po ang kaganapan po sa akin kahapon. Kahapon po, nag-text po ang shepherd namin na may vigil po. Ngayon, dahil nga po ayokong magdahilan sapagkat ang vigil po na yan ay obligasyon po talaga naming mga alagad. Sapagkat pag po konti lang po, syempre ang shepherd po namin nalulumbay din, nalulungkot po pagka yung kanya mga kawan wala po. Ngayon, marami po akong dahilan para hindi po umattend. Meron po, yung dalawa ko pong anak, nagsusuka at saka nagtatae. Eh ngayon, pasintabi po. Eh ngayon po, hindi po ako nag-reply. Bahala na po kung anong kalooban ng ama. At pangalawa po, ang magiging dahilan ko ay yung pong magmamaneho ng tricycle. Eh ngayon po, wala na naman po akong mahanap. Sabi ko, tatanungin ko po yung isa ko pong kapatid na alagad kung maaari po siya makasama kasi may kapatid po siyang marunong magmaneho. Eh ngayon po, meron din po siyang personal na dahilan kaya hindi po siya nakatupad po. Pero salamat po sa ama, binigyan niya po ako ng katatagan dahil nakagayak na po ako eh, aalis na lang. Binigyan niya po ako ng kalakasan ng loob na kahit mag-isa po ako, kahit po malakas ang ulan, kahit po ako'y nag-commute lang, makatupad lang po sa panawagan ng ama na hindi ko na po inalintana yung mga kadahilanan ko para hindi makatupad. Sapagkat naisip ko po ang aming pong vigil ay isa o dalawang beses na lang sa isang buwan. Napakadalang po. Tapos madalang na rin po ako nakaka-attend dito sa gawain. Kaya po parang nadama ko po na nagkakaroon din po ng lumbay ang aming mahal na Apo Kunching kapag ang mga alaga niya ay hindi po nakaka-attend at nakakatupad sa panawagan ng Ama. Amen po ba? Kaya salamat po sa Ama. Ang natutunan ko pong aral, pag po may obligasyon, kahit po nagkakaroon po ng dahilan, pero hindi naman po talaga mahigpit na dahilan, eh kailangan po pag tumawag ang Ama, kailangan po nating tumupad. Amen po ba? Kailangan po nating lingunin ang ating Panginoon o kaya po iharapin natin siya sapagkat kailanman po hindi niya tayo tinatalikuran. Ano mong bagay po ang pagsubok na ipinagkakaloob ng ating Panginoon, nariyan po siya at handa pong gumabay, sumuporta at sumubaybay para sa ating lahat. Amen po ba? Ito na lang po ang aking maibabahagi sa umagang ito sapagkat hindi ko po ma-express po yung feelings ng nasusurpresa dahil po siguro po talagang mahal ako ng mahal na ina at mahal na Panginoong Divine Mercy. Muli po, magandang umaga at maraming salamat. Maraming salamat po kapatid. Alam niyo po na sa dahong ito, kapag nagnasa kang tumupad sa pag-aatas ng Ama, sigurado po kailanman hindi ka pababayaan. Boy po bang Diyos? Sapagkat gaya po ng tinuturan, kapag siyang inuna mo, siya ang maangalaga, siya ang bahala. Basta't ang puso mo'y tapat at may makatotohanan kang paglilingkod, kailanman di ka pababayaan. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Nakikiusap po kami na kung maaari po ay paki-off pong cellphones. Paki-check po ang ating mga bags. Paki-usap po. Ang susunod po magbabahagi ay isa pa rin kapatid natin na taga Mapaniki. Palakpakan natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na Michelle. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Apo Divine. Salamat po. Pinagyan mo akong pagkakataon. Magpasalamat. Salamat po sa paggabay niyo sa amin. Kahit kami nasa malayong lugar. Maraming salamat po, Ama.
biyayang pinagkaloob sa amin. Maraming maraming salamat. Buhay po ba ang Diyos? Tunay nga pong buhay nga po ang Diyos. Noon po, ako po bago lang po dito. Ang una ko pong nadama noon. Dati po, taga sumasama lang po ako. Pero yung sa isip ko po, di pa rin po kontento sa akin noon. Pero noon pong nagkakaramdaman po ako noon, namula po yung mata ko. Piyesta po ng arayat noon. Sa mata mo po, ay baryo ng mata mo. Pula po yung mata ko, nagsimba po kami sa mata mo doon po sa tita ko. Sabi po nung kabiya ko noon, ba't di mo patingin na mumula yung mata mo? Sabi niya, ayoko, sabi ko, dadalin ko dito nga po sa paligi. Nung pagdating nga po namin dito, excited po ako. Ngunit po, pagdating namin, wala po pala si Apo. Nasa Ilocos po. Siyempre, nalumbay po ako. Eh, siya po ang inaasahan ko. Hindi pa po ganap na bukas ang aking kalooban noon. Pumasok na lang po kami sa adorasyon. Nagulat po kami nung biglang nagbabahagi, nagmiminsay ang ating mahal na kapatid na si... Ano po ba ang pangalan ng kapatid kong sexy? Ito po, si kapatid na Dory. Nasa loob po siya ng adorasyon, nagsasalita, nagmimisay po. Hawak-hawak po ang kamay ni Nanay Iya. Tanda-tanda ko po yon. Nung una ko po nadama ang banal na espiritu noon. Pagpasok ko po, sabi niya, sino man nananalig, sabi niya, espiritu ko ay di nawawalay, wala man ang apo kong chinyo, subalit ako ay nandirito, kailanman ay di nawawalay sa inyo. Umawak kayo sa aking kamay, sabi niya, manalig kayo, anumang karamdaman nyo ay gagaling. Sabi po nung nanay ko, ay ta, ayun, umawak ka, sabi niya po gano'n sa akin. Umawak po ako sa kanya, awak-awak po kami, isang po, nakapahikot po kami. Nung pagkatapos niya pong magmisahe, inaplos po niya ako sa mata. Na di ko namalaya na ako'y nabuwal. Sabi daw po nung nanay ko, ay anak ko! Sabi daw po, umiyak po yung nanay ko. Subalit ang sabi daw po nung kapatid na nasa kanya po ang espiritu, anak, huwag kang mag-alala, espiritu ko'y nasa sa kanya, sabi niya. Nung nakahusay po ako, samantala kung iisipin mo po kahit anong tulak niya sa akin, hindi niya po ako kakayanin sa sexy po na yun. Subalit ang banal na espiritu po talaga pag gumalaw po, pag inangkin mo po, talaga pong ako, nung sabi niya po sa akin, angkinin mo anak, kagalingan mo'y makakamtan mo. Inangkin ko po na ang Diyos Ama po ang umaplos sa akin. Na di ko na malayon, ngayon nga po, ako'y biglang bumaligtad na lang po. Kasama ko po yung nanay ko. Ang nanay ko, napahiyak na lang po. Tapos po, yung kasama rin po namin, yung tita namin, sila Daluneng, sila Ate Cora. Nagpabindisyon din po sila. Sila rin po, ganun din po. Sa bawat nakamtan nila, bawat manalig, espiritu nga po ay nasa sa kanya sa oras na yon. Yun nga po, lahat po, kami ay nabasbasan po ng banal na espiritu. Yun lamang po at marami pong salamat. Maraming salamat po kapatid na sa iyong pandama, sa iyong pagtanggap, nakatanggap ka, nakagalingin mula sa Ama. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon po, isa pong alagad ang nasa magbahagi upang isiwalat po ang kagalingan na kamtan sa dakong ito. Palakpakan natin ang buhay na Diyos para kay kapatid na Nene Espinola. Buhay po ba ang Diyos? Kahapon na po ako, akala ko kahapon po makapagbahagi ako kasi sabi ng aking kapatid na Aida, kapatid, magbahagi ka. Akala ko ikaw ba ang ano? Anong, ito sabi ko sa kanya.
Sige, sabi ko sa kanya. Pero nakalimutan po. Kaya sabi ko, hindi po kalooban ng ama hanggang sa pagkayari ni mother, eh, si apo na nga po ang sumunod. Buhay po ba ang Diyos? Ang tema po natin ay ang ano nga po ba ang pinagaling ng ama sa ating mga katauhan. Marami pong pinagaling sa atin. No? Sa akin, marami pong pinagaling. Pinupuri ko ang ama. Sa dakong ito, ako ay kanyang inakay. Sa kabila ng, kaya po ako nakarating dito, sa kabila ng mabigat na problema sa buhay naming mag-anak. At sa dakong ito, ako ay kanyang pinagaling. Inalis na ang aking mga takot. Higit sa lahat, siya po ay nakilala kong buhay na buhay sa dakong ito. Amen po ba? At sa bawat araw po, sinisikap ko na ang mga mali na nagagawa ko ay wag nang muli pang magawa. Bagkos sa pamamagitan ng mga aral na ibinabahagi sa atin ng Banal na Espiritu sa kataong ito, ito ay kahit unti-unti sa ating puso at kaisipan ay tumimo, at higit nga po sa lahat, ito ay tuwiran nating isabuhay. At yung pong pinagsisikapan kong isabuhay, sapagkat ano nga po ba ang ating ano pa ba ang halaga ng pananatili natin ito kung ang mga banal na aral ay hindi natin maisa sa buhay? Amen po ba? At higit sa lahat, binibigyan niya tayo ng katatagan sa pagharap sa mga anumang pagsubok, sapagkat hindi natin siya madadama kung hindi tayo aabot sa mga pagdalisay. Amen po ba? At purihin po ang Ama sa dakong ito. Tayo ay kanyang inakay at sinisikap na pagalingin sa anumang karamdaman natin higit sa ating kaluluwa. Maraming salamat. Nais ko lang pong mag-alay ng awitin. Salamat sa'yo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo ng lubos. Salamat sa lahat ng pangako mo, tinupad mong lahat ito sa buhay ko. Salamat sa'yo.
sa buhay ko. Salamat din sa bigay mong galak sa'kin. Pagamat kung minsan'y may dilim, may galak pa rin. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y ingatan mo, ingatan at bigyan kung may tukso ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Maraming salamat kapatid sa iyong binahagi sa pag-awit. Kung ninamnam niyo po ang awitin ng ating kapatid, ang pagsusumamo at ang pasasalamat sa ating Panginoon, kung papaano nga sa awitin, tanging dalangin nga po ay sidla ng lakas, sapagkat tanging Ama makapagbibigay ng lakas. Amen po ba? Siya ang ating pag-asa, siya ang ating buhay, kaya sa Kanya tayo umasa upang sa gayon makamta ng marapat sa ating buhay. Boy po ba ang Diyos? Maari po bang mag-itaas ang kamay kung sino po ang mga pinagaling? Palakpakan natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na alagad, si Ben. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Boy po ba ang Diyos? Ibabahagi ko po sa inyo yung kaganapan sa akin nung mga 2 linggo na po siguro yung nakalipas. Nagmimiti po akong makapagbahagi noon, subalit hindi nga po nagkaroon ng... Kaya po nung kanina, talaga po nagtaas na ako dahil umaano na po yung damdamin ko eh. Nung pong nakaraan linggo, 2 weeks ago po siguro, nilagnat po ako. Galing po ako dito sa Dambana, Sabado. Pagdating ko po sa bahay, nilalagnat na po ako. Nung pong Monday ng gabi po yata yun, Monday po ng gabi, sobra pong maganong tonsil ko. At pinagsabihan ko po yung 2 kong anak sa bahay dahil kami nga lang pong 3 mag-iina yung magkakasama ng oras na yun. Hanggang sa pagpasok ko po dun sa kwarto, nagsikip na po yung dibdib ko para na akong kinakapos ng hininga. Nag-collapse po ako. Ngayon po yung 2 kong anak,
nandun po yung isang pinsang ko sa amin, tinawag po sa kapitbahay. Yung pong bunso ko, ang ginawa po niya, kinuha po niya yung cellphone ko. At tinawagan po ang mahal na apo. Umiiyak daw po yung anak ko at ang sabi daw po, mahal na apo, ano po bang gagawin namin? Ang mami ko po ay ganito. Nagpapasalamat po ako sa ama sapagkat tunay nga po na siya pag siya ang naghari sa pamilya mo, bata man yan, gagamitin niya. Noong oras po na yun, tinuran po ng mahal na apo kung ano po yung marapat na gawin sa akin noong oras na yun. De, pinaano po niya ng maligamgam. Pinagtatawagan po niya yung mga kaibigan ko. Tinawagan po niya. Nagulat na lang po ako nung maano ako, nandun nga po sila sa bahay. Ang tatay ko po kasi at ang nanay ko, nag-serve po sila sa, naghatid po sila ng dasal sa patay. Dumating po sila, kasi pati po sila tinawagan. Di ko na po din na ano, yung anak ko pong maliit ang siyang nagtatawag. Dumating po sila, punong-puno daw po yung tao, punong-puno ng tao yung bahay ko. Purihin ang ama, dakilain siya. Alam niyo po, doon ko po napatunayan, kapag nagtanim ka ng pag-ibig, pagmamahal sa kapwa mo, ano man ang mangyari sa'yo, wala ka man, sa isip mo'y wala kang kaagapay. Subalit laksa, ibibigay sa'yo ng Diyos ang sasaklolo sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Nung Martes po ng umaga, ganun pa din po. Tumatawag po ako dun sa kumari ko, sabi ko, nilalagnat pa rin ako. Kasi minomonitor po niya ako kung ano na yung sitwasyon ko. Sabi ko, may lagnat pa rin ako. Sabi ko, 38.4, 38.9. Ganyan po yung lagnat ko nun. Tapos po sabi niya, pasusundo na kita dyan. Sinundo po ako ng dalawa kong kapatid, Tito Roddy, tsaka po si Tita. Sinundo po ako ng mag-asawa sa bahay. At nang dumating nga po ako dito, talaga pong kalug na kalug po yung mga tuhod ko, wala pong laban. Hinang-hina po yung katawan ko. Dahil ilang days na nga po ako nilalagnat, kumain man po ako, puro gatas, tsaka po pagka naka-ano kong kanin, pilit ko pong kinakain, kumakain. Ayun po, nung Martes po na dumating ako dito, salamat po sa mahal na apo. Binanyosan po ako. Nang ako po ay binabanyosan, alam niyo po yung tubig na ibinubuhos niya sa akin, inaapuhap ko po. Pilit kong iniinom ko po habang dumadaan po dito, ninanamnam ko yung tubig na ibinabanyos niya sa akin noong oras na yun. Alam niyo po yung tubig na ibinabanyos niya sa akin, napakatamis po ng lasa. Kung iisipin nyo po, ordinaryo yung tubig. Subalit, nung oras po na yun, yung tubig na ibinanyos niya sa akin, napakatamis po. At nung pag-alis ko po ng banyusan, ang sabi po ng kasama ko po kasi ang nanay ko, ang plano niya, pagkagaling dito, didiretso na naman po ako sa doktor. Iyon po yung laging senaryo ng tuwing may mga gaganap sa akin, siyempre po, nanay, nag-aalala. Sabi ko, hindi. Magbabanyos ako. Sabi kong ganun, hindi na naipupunta ako sa dambana. Ayun po, nung mabanyosan po ako, alam niyo po, purihin ang Diyos, dakilain siya, salamat po. Para po bang napakalaki po ng iginaan. Kung 10 kilo po ba yung nakapasan sa balikat mo nung oras na yun, or talaga pong kung gano'ng kabigat yung pakiramdam ko po nung oras na yun. Talaga po nung dumating po ako dito, lumalakad po ako nakaganyan. Dahan-dahan pa po, hindi nga po ako makalakad ng ano. Tapos po, dumukmo po ako dito sa side na to. Kasi maaga pa po nun, mga 9 o'clock po siguro. Wala pa pong tao. Nandun po ako sa gilid. Nung pong tinuran nga sa akin na ngumata ka na, ang ibinigay pong gamot sa akin nun,
ng banal na espiritu sa katawan ng mahal na Apo, mayroon po siyang pinaano sa pinagawa. Alam niyo po, nung pagdating ko ng tahanan, ginawa ko po yung kung ano man yung tinuro sa akin, kung ano man yung marapat kong gawin. Salamat po. Salamat. Maraming maraming salamat po sa katawan na iyong ginamit, ang aming mahal na Apo Kunching, at sa iyo, Panginoon, na sa kabila man ng pinagdaraanan, itinatawid ka niya. Ibinibigay niya kung anong marapat na gagawin mo sa buhay mo. At kung nung oras po na yun, iniisip ko nga po, kung ako dinala siguro na ospital, siguro po malamang apat na araw, tatlong araw, nakakonfine ako sa doktor. Pero salamat sa Ama, hindi po niya ipinahintulot na ako'y madala sa ospital. At talagang buhay na buhay siya na kumikilos sa aming pamilya. Ultimong bata ginamit kung paano kami itinawid nung oras na yun. Kaya po, sa mga tao na talaga pong magmahal ka ng totoo sa kapwa mo, totoo po yung minensahe po ng banal na espiritu na kung ano yung itinanim mo sa kapwa mo, yun ang aanihin mo. Magmahal ka ng totoo sa kapwa mo, ipadadama rin niya. Kung ano yung pagmamahal na ibinigay mo sa kapwa mo, ipadadama ng Diyos. Kasi po, ang naging ano ko, kapag minahal mo yung kapwa mo, kung paano mo minamahal yung Diyos, na ipadadama mo sa kapwa mo, kung ano yung nararamdaman mo, nais mo makamit, gusto mo rin maibigay sa kapwa mo. Kaya po, nung oras po na yun, talaga pong sabi ko, salamat po, maraming maraming salamat. Wednesday po noon, nakapasok na ako, nakaganap na po ako, salamat po sa kadakilaan niya. Sa gawa nga po ng kaabusuhan sa katawan, ay talaga pong, sabi ko nga po noon, hindi na, ayoko na. Nung pong ako'y di makalakad, sinabi ko noon, ayoko na. Naabuso ko na naman po yung katawan ko sa bilang isang, pag nga po naiwan na akong mag-isa sa tahanan, nakikita mo na po yung mga gawain. Apura ka, apura ka, apura, trabaho, ligo. Eh, hindi po pala marapat. Kaya po ngayon, sabi ko, may kasama na, mayroon po akong, ayun po, ngayon hindi na po katulad dati na talagang trabaho, 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 tas ligo, alis. Eh napipinsala po yung, sabi nga po ng Banal Espiritu, tao ka pa rin. Kaya matuto ko, sabi ko patawad sa pagiging malabis, pero kay buti ng Diyos, kay dakila niya, kung paano po niya kami ginabayan at pinatnubayan ng mga oras na yon. Maraming maraming salamat po. At ang isa pa pong pinagaling sa akin ng Diyos, sa tuwing magkakasakit po kasi yung mga anak ko, nung oras, nung pong time na yun, Thursday po ng gabi, ng hapon, umuwi naman po yung anak kong maliit na kung sino nag-aalaga po sa akin. Siya naman po yung may sakit. Siya naman yung nilalagnat nung dumating sa bahay. Tinawagan ko din po ang mahal na Apo nung time na yun. Sabi niya, anak ko, ano yung ginawa mo, hindi nang gawin mo sa anak mo. Purihin, purihin dakilain ng Diyos. Nakapasok na rin po yung anak ko nung Monday noon. Okay na po. Maraming maraming salamat po, dakilang Ama, sa gabay at patnubay na alay at handog mo sa bawat isa, na tunay na buhay ka na aming pinaglilingkuran sa dakong ito. Yun lang po at maraming salamat. Maganda umaga po sa inyo. Maraming salamat po, kapatid. Sadya pong may mga kapahintulutang kaganapan upang patotohanan ng Ama siyang kagalingan at upang mapatotohanan din kung sino ang mga totoong tao sa iyo. Amen po ba yun? Na kung minsan ang mga kaganapan sa iyong buhay mahirap man, masakit man, subalit ipagpapasalamat mo pa. Sapagkat sa mga kaganapang ito, doon mo higit mararamdaman ang paglingap ng Diyos. Doon mo higit mararamdaman at masisilayan kung paano siya kumilos na ayaw kanyang mawalay, kaya't pinaintulutan niya maganap ang bawat kaganapan. Buhay po ba ang Diyos? Inaantok na po ba kayo? Gisingin po natin ang ating diwa upang sa gayon ay higit po tayong makatanggap sa nasa ng Ama.
Ngayon po, isa pa pong tagasunod na mula sa Mapaniki ang aking tatawagin. Palakpakan natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na si Normita. Sa mga oras na ito, itama mo po lahat ang aking babagi sa aking mga mahal na magulang at sa aking mga mahal na kapatiran. Maraming maraming salamat po, Apo. Hindi mo po ako pinabayaan. Sinubaybayan mo po ako hanggang ako ay makabalik dito sa atin at sa iyo, Ama. Maraming maraming salamat. Magandang umaga po sa mga mahal kong mga magulang at mga kapatiran, sa inyo pong lahat. Ako po ay na kahit po konti na may babayi po sa inyo. Sapagkat po alam ko, hindi po ako pabayaan niya po. Buhay po ba ang Diyos? Magandang umaga po. Ako po ay kahit na po sa pagsasalita ngayon pa lang po ako, first time pa lang po akong tumayo dito sa harapan. Kasi po alam ko po, bibigyan ako ng lakas ng loob ni Apo. Hindi niya ako pababayaan. Hindi man niyo po maitatanong, ako po ay mula sa malayong lugar ay bali 4 na buwan na po ako dito sa pagbalik po mula sa Japan. Kasi po hindi niyo man po ninyo maitatanong, ako po ay napaibang bansa sa Japan po. Kung siguro po kilala niyo po si Nanay Doray. Meron po siyang anak na nakapag-asawa po doon ng mga Hapon. Yung isa po, nanganak siya at ako po ang naturingang mag-alaga doon sa bata. Kaya po sa loob po ng 10 taon, andun po ako. Noon lang pong February 23, doon ako bumalik dito. Ang masasabi po ay sa aking buhay na nangyari bilang sa aking mga pamilya, sa tatay, sa mga kapatid. Noong pong panahon na yon, bali 3 taon na po ako doon. Kumbaga saan po, siguro po, siya rin po ang may kagustuhan. Bali po 6 kaming magkakapatid. Ako po ang pinakamatanda. Ngayon po ang may sa masasabi ko lang po, binigyan po ako ng pagsubok ng ating Panginoon. Kami po ay 6, bali po ang binawian ng buhay sa aming magkakapatid ay 3 po. Kaya po 3 na lang po kami nagkakasama-sama ngayon. Pero po, nung panahon na yon, dahil po nagumpisa po nawala ang aming tatay. Noong 2006, binawian po siya ng buhay. Bali po 3 taon na po. Sadyang napakahirap pala kung ang mangyayari sa mga kapatid mo o pamilya na pabawian ng buhay ng ating Panginoon ay lubhang napakabigat at napakahirap. Kaya po nung panahon na yon, wala po akong ibang sandigan at tinatawagan sa aking sarili, kundi ang ating mahal na Panginoon. Sunod-sunod po silang nawala. 2007,
2010, 11, 12, hanggang 13 po. Hindi ko na po sila inabutan na buhay. Sabi ko po sa Panginoon, Ama, sabi ko, sa bawat sandali na mangyari sa aking mga kapatid ang ganitong bagay, kasi po kayo rin po siguro ang may kagustuhan. Tulungan niyo na lang po ako at huwag niyo po akong pabayaan. Subaybayan niyo po ako kahit po ako nandirito sa malayong lugar. Kasi po hindi ako makauwi dahil hindi ko po maiwanan yung batang bali apo po ni Nanay Doray. Wala pa po sa panahon, hindi ko po siya maiwanan. E ngayon po, ang ginawa ko sa araw at gabi, wala po akong ginagawa, kundi ang tawagin na lamang ang ating mahal na Panginoon. Wala na po akong ibang matatawagan kasi po yung mga kasama ko sa bahay, ano lang po, konting oras lang po ang nilalagi nila sa pamamahay namin. Sila po ay nagtatrabaho. Kaya po, yun po, akala ko po, ako na lang po ang nabubuhay sa ibabaw ng mundo sa mga sandaling iyon. Pero po, sa awa po niya po, hanggang ako'y makabalik dito, hindi niya ako pinabayaan. Ginabayan niya po ako at sinuportahan hanggang ako ay makabalik dito sa atin. Pero po, wala na pong kasing hirap ang malayo ka pala sa iyong pamilya kung ganun ang sunod-sunod na pagsubok. Sabi ko sa kanya, Ama, siguro po kaya mo po binigay sa akin ito. Alam mo na kaya kong dalhin o kaya kong tanggapin. Pero po, Apo, sabi ko, Ama, lubhang napakahirap ang nangyari sa aking mga kapatid at sa aking tatay. Sawa po ni Apo, ngayon po, lubos akong naniniwala sa kanya, sa kanyang banal na espiritu. Kung hindi mo siya kalilimutan at lagi kang humihingi ng tulong sa kanya o ano paman pag dumating yung pagsubok sa iyong buhay, hindi kanya pababayaan. Kaya po ako, mula po nang dumating ako, nung pong napunta siya po Divine Mercy sa amin, sa bisita, tuwang-tuwa po ako kahit po yung pong nasa loob ko, nandito pa po ang nangyari sa lahat ng aking mga kapatid at sa aking tatay. Pero po nung sabihin ni Nanay Doray, pinuntahan po ako, tara sabi niya, magpunta tayo doon sa bisita, nandun si Apo Divine Mercy. Dali-dali po akong nagbis at sumama po ako sa kanya. Nung pong nakarating na kami rin doon, nakita ko nga po siya. Sabi ko, Apo, maraming salamat po at hindi mo pinabayaan hanggang ako ay makabalik dito. Ila po ang aking maipabahagi sa aking pamumuhay. Ang dahilan po kay Apo, muli akong nabuhay, muli akong nagkalakas at muli pong nagkakulay ang aking buhay dahil po lumapit na po ako sa kanya at hindi niya po ako pinabayaan. Maraming salamat po sa mga mahal kong magulang at mga kapatiran at sa'yo si po Apo. Maraming salamat po. Maraming salamat po kapatid sa iyong pagbabahagi. Sa kanya pong ibinahagi kung bilang tao sadyang masakit, sadyang mahirap na parang lugmok na po. Subalit, pinatotohanan po ng Ama na kapag siya'y nakilala mong lubusan,
kapag siya'y tinanggap mo, anumang hirap ng yaon, anumang panghihina mo, palalakasin ka niya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mapalad po tayo sapagkat may gawain ganito. Mayroon tayong mahal na Apo Kunching na dinadaluyan ng Banal na Espiritu upang sa gayon, sa kahinaan mo, palalakasin ka niya. Sa kalumbayan mo, aaliwin ka niya. Sa karamdaman mo, pagagalingin ka niya. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon naman po upang handugan po tayo ng isang awitin, palakpakan natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na bunso. Isang mapagpalang umaga sa tanghaling ito. Ang tema po ng ating mahal na kapatid ay ang kagalingan. Kung ano-ano na nga po ba ang nakamta nating kagalingan sa dahong ito, kung bakit tayo ay patuloy na pumaparito. Amen? Sa ganang katauhan po, napakarami na pong pinagaling sa akin ng Diyos. Subalit, sadyang ang kahinaan ay nanduroon ano po, na kung paminsan nagbibilang pagkatao pa rin. Subalit napakarami na pong ginawa sa akin na hiwaga ng ating Panginoon sa aking mga mahal sa buhay, sa aking mga anak, sa aking kabiyak ng puso, sa aking mga mahal sa buhay. Kaya nais ko po siyang handungan ngayon bilang isang paghiling muli ng kagalingan ng aking isang minamahal na malapit sa akin. Kaya po inihahando ko sa kanya ang awin ito. At hinihiling ko po na nawa po ay kasihan at kalugdan ang panambitang ito para po sa ating Panginoon. At namnamin din po ninyo ang lyrics ng awiting ito.
kabanalan, gawing matapat sa aking buhay. Bakit ito'y pagdalisan? Lahat ng aking mahal sa buhay, lahat ng aking aring taglay, itong aking karangihan, makikita sa kabanalan, gawing marapat sa aking buhay. Bakit ito, pagdalisan? Paborit pa salamat sa iyo, Panginoon. Lubos-lubos ang aming pagtitiwala sa iyo na ano man ang aming mga pinagdaraanan. Tanging ikaw ang lakas at kahulugpasan ng bawat naming pinagdaraanan. Kaya ibinabalik ko sa iyo ang aking papurit parangal, pasasalamat na walang hanggan, pagkat batik ko sa iyo lamang ang kagalingan. Nawa po ay narinig mo at napakinggan ang aking panambitan sa iyo. Batid mo kung ano ito, kaya na aking lubos na ito ay diringgin mo. Amen. Salamat. Salamat. Maraming salamat po sa awitin ng ating kapatid, sa ating pagsusumamo, sa ating panambitan, sa ating panalangin matapat. Walang hindi ibibigay ang Ama upang kamtin ang kagalingan. Amen po ba yun? Kaya tayo po bilang humihiling sa Kanya, kailangan tayo magpakababa. Kailangan tayo sumuko at ibigay ang ating sarili upang sa gayon masilayan ng Ama ang katotohanan at katapatan sa ating puso. Tunay na mabuti ang Panginoon. Tunay siyang mabait. Kaya hindi mo man sambitin, batid niyang marapat sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya po sa sama-samang panalangin, sa sama-samang pagdulog, wala po siyang hindi ibibigay. Kaya yamang po tayo ay nakakilala sa Kanya. Nawa po ay gayon na lamang na ipadama natin ang pagmamahal sa ating kapwa, sapagkat doon mo mapapatotohanan na siya nga ikakilala mo, siya nga natanggap mo. Kaya walang humpay po na pagdulog, panalangin, sapagkat siya lamang po ang katugunan sa bawat nating hinaing. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon naman po, upang tayo muling buhayin sa pagbabahagi ng ating kapatid na Mother of the House, palakpakan po natin ang Panginoon na Diyos sa kanyang pagbabahagi. Muli salamat sa iyo, Ama, na sa pagkakataong ito ay pinagkaloob mo na muling maghayag na iyong kabutihan at kagandahan ng loob sa bawat araw. Na tanging ikaw lamang ang aming mahuhugutan ng lakas sa bawat kaukulang kaganapan, sa bawat isa,
bilang mga hinirang mo. Nawa, patuloy niyo pong lingapin ang bawat isa. Higit ang aming mahal na Apo Kunching, natuwiran mong kinalugdan, at mapagtagumpayan ang kaloob mong misyon na sa dako mong banal, ikaw ay nakikipagtipan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, nakakadala yung awit, ano po? Salamat, salamat sa Ama, sapagkat napakaganda po ng tema ng ating mahal na kapatid. Nasabi ko nga, kung ang bawat isa po pong kapatid ay napagaling ng ating Panginoon sa physical na karamdaman, ako rin po ay gayon. At salamat din po sa Ama, sapagkat sa unang dako ko sa dakong ito, nang makilala kong lubos ang banal na espiritu sa katawan ng mahal na Apo Kunching, wala pa po akong karamdaman noon na physical. Subalit, mayroon po akong cancer sa aking katawan bilang spiritual. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Yun po ang unang pinagaling sa akin ng Panginoon. Yung sobrang galit at puot sa puso kong nananahan. Nasa dakong ito, ay nakalaya po ako sa bawat kaukulang pagmimensahe ng banal na espiritu sa katawan ng ating mahal na Apo Kunching at ang mga kapatid na binigyan ng kaukulang na karapatan na magmensahe po sa bawat isa sa pagbibless po ng mga panahon po na yon. Sadya pong hindi rin po ako tinugutan ng ating Panginoon hanggat hindi ako gumagaling sa galit at puot na dala ng aking kalooban. Amen po ba yon? Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa gayong mga pangyayari, mga kapatid, kung aking pong bibigyan ng kaukulang pagninilay na malalim, pinadala sa akin ng Ama ang mapuot at magdamdam at hindi nakabuti sa aking lupang katawan. Amen po ba yun? Sulong, pagnilayan niyo po. Yun po yung dala ng kalaban. Sa madaling salita, yamang pinagaling po ako ngayon ng ating Panginoon sa katawan ng ating mahal na Apo Kunching sa pamamagitan ng kanyang mga aral, higit lalo ang aking spiritual, ayoko na pong balikad na muling magkasakit. Hambing sa una sa aking espiritu. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Kaya, yun po yung pinakamahalaga sa nakita ko po na hindi ko na malilimutan sa buong buhay ko. Na sabi ko nga, karamdaman pisikal, ang dami ko rin pong dinanas. Saksi po ang aking mga kapatid na alagad. Nung ako po ay naririto, nagkaroon po ako ng bronko. Halos 15 days, hindi po ako natutulog, nakaupo lang. Subalit walang medisina ng doktor ang ginamit, kundi sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching ay napagaling. 2 taon halos na lumalaki ang aking tiyan, na wala rin pong doktor na ginamit, kundi ang ating Panginoon sa katawan ng ating mahal na Apo Kunching. Dumatal din po sa akin ang kaukulan na yung aking BP ay bumababa ng 80-60. Hanggang doon bumababa po yung aking BP, nahihilo. Wala rin pong ginamit ang doktor, kundi ang ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga aral sa katawan natin mahal na Apo Kunching. Buhay po ba ang Diyos? At ang pinakahuli sa pisikal, yung muntik-muntikan na ako maparalyze. Amen po ba yon? Mga kapatid, yan po yung pinagaling ng Diyos sa dakong ito, sa pisikal kong kaanyuan. Subalit higit na pinahalagahan ko po ang kagalingan ng aking kaluluwa sapagkat sa ngayon po na tayo po ay inaaralan ng banal na espiritu sa katawan ng mahal na Apo Kunching, alam na natin na ang ating lupang katawan ay lupa. Amen? Alam na natin na ang ating lupang katawan ay tutubuan ng damo. Kaya, sa madaling salita, hindi rin yan pakikinabangan pagdating ng panahon. Kaya ang pinakamahalaga po kung paano ko pong tinanggap ang ating Panginoon sa aking puso, yun po yung nilalayong ko pong inihahayag sa inyo na mas masarap na gumaling ang iyong kaluluwa. Buhay po ba ang Diyos? At yan po, mga kapatid, ang benepisyo na aking natanggap sa dakong ito. Na sa bawat araw, sabi ko nga, natural tao tayo, mahina. Subalit ano ang magiging silbi ng pagtanggap mo sa Diyos kung mananatili kang mahina samantalang kilala mo siya? Amen? Kaya, yun po yung kaukulan na sa dakong ito ay hinuhugot po namin sa pamamagitan ng mga mensahe. Sino po yung hindi nanghihina? Lahat tayo nanghihina. Subalit naroon yung drive ng banal na espiritu sa katawan mo, na nananahan sa puso mo, na yung kalaban, kapag alam mong galing sa kalaban, ang sarap niyang tirisin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Sabi ko nga kahapon, hindi na ito pagdalisay. Ang kalaban mo na mismo,
ay yung kalaban talaga, nahayaga na maring gumamit din ng kapwa mo. Amen po ba yun? Kaya sa oras na yun, na alam mo na kung ano yung gawa ng kalaban, syempre, magbubus yung espiritu na sa katawan mo sapagat alam mo mas makapangyarihan si Kristo. Buhay po ba ang Diyos? At yun po yung nagaganap, mga kapatid. Nasabi ko nga, napakalaking how many times na ako nagbahagi tungkol sa panaginip. At may panibago pong panaginip na babala na pinakita sa akin ng Ama. Nasabi ko nga, alam ko po isang babala ito para sa lahat ng mga magulang na sa kagalingan po ng banal na espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunchina ay binahagi po sa bawat isa. Sabi ko nga, word, kung tutuusin, kung hindi makakaunawa ang tao. Subalit ito po yung takbo ng panaginip na ipinahayag po sa akin noong nakaraang araw. Ako po ay may alaga, nakita mo si Angela. Hindi lang para sa akin yun. Maging mga magulang, maging aral po sa inyo. Ipinakita po sa akin panaginip na may mga babae na mga nanay na nag-aabang sa mga eskwelahan na maaaring kuhanin ang inyong mga anak at magpapanggap na sila'y kamag-anak sapagkat uso na ngayon yun. Amen po ba yun? Nagbebenta ng bata. At sa aking panaginip po ay halos umaga na ako nagising, alas 6. Oras na ng pag-asikaso para pumasok. At ito po yung pinakita sa akin ng Ama. Nung susunduin ko na po ang aking alaga, wala siya sa school. Tinanong ko po yung teacher, sabi ko, nasaan ang alaga ko? May sumundo na daw. Isang babae na mahaba ang buhok, medyo mahaba ang mukha hanggang dito. Yun po yung sabi ng teacher sa panaginip ko po. Sabi ko, bakit mo binigay samantalang alam mong akong sumusundo? Eh, nagsabi po na kapatid niyo po ang nag-utos at kayo daw po. Kaya hindi, may pinakita daw pong ID na pinakita doon kaya ibinigay. Nakaangkop ng siguro baka kilala or hindi, wala akong kilala sa panaginip ko po. At nang time na yon, hindi ako ngayon makauwi sapagkat hindi ko kadala ang aking alaga. Alam niyo po ba, muli iniligtas ako ng Panginoon. Sa panaginip, iniligtas ako ng Panginoon. Sabi ko kay kapatid na Pearl, sabi ni kapatid na Pearl, bakit hindi pa kayo umuwi samantalang pupunta pa tayo sa chapel? Yun po ang takbo ng aking panaginip. Talaga pong gising na gising ang aking diwa at alam ko po na ito ay nagaganap sa realidad ng tao. Alam niyo po, sabi ko kay kapatid na Pearl, may problema ako, hindi ako makakauwi, wala yung alaga ko. Yun po yung sabi ko. Pinuntahan po niya ako. Talaga po andun sa gilid, sabi ko po sa inyo, siguro sa isang magulang, ang magiging panghihina mo ay yung mawala ang anak mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun? At nang dumating na si kapatid na Pearl, sabi po niya sa akin, saan mo ngayon yun hahanapin? Samantalang walang nakakita sa kanya kung saan tumungo. Sabi ko, diyan lang yun. Baka naglalakad-lakad lang sa dako yan. At makikita ko yung bata. Hanggang naririnig ko po yung tinig ng mga bata, ang daming sumisigaw, tinatawag ang kanilang mga mami, may pumasok sa isip ko na, doon ka ikaw pumunta. Parang sinabi po sa akin ng Banal na Espiritu, doon ka tumungo at baka makita mo doon. Alam niyo po, hindi ko pa rin makita. At dumulog po ako. Sa panaginip ko po, dumulog ako. Anak, hindi mo na siya makikilala. Nilagyan siya ng wig at hindi mo na siya makikilala. Yun po ang tinuran sa akin ng Banal na Espiritu. So lalo po ako umigting ng pagdanasan na hanapin siya. Sabi ko, Ama, batid ko pong makapangyarihan ka. Isibol mo po sa akin kaisipan kung anong palatandaan para makilala niya ako. Alam niyo po, tinuro ng Banal na Espiritu, sulong lumakad ka sa maraming bata na yan. Kahit nilagyan siya ng wig, kapag nakita ka, tatawag siya ng mami at matitinigan mo siya, makikita mo siya. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Maaaring maganap po yan, realidad. Kaya ko po binahagi sa inyo, may aral po ito, isang babala. Sapagkat hindi na po ito bago. Nakita niyo po, baka ipinagkakatiwala niyo yung inyong mga anak sa kung kani-kanino at pagdaka may magsumundo at hindi niyo rin alam. Alam niyo na po ngayon, ang mga bata'y ginagawa na pong negosyo ng tao. Amen po ba yon? At pagkatapos po noon, nung hinihintay ko na tawagin ako ng mami, hindi ko makita, makilala sa kanila, pare-parehas po sila ng mukha dahil yung buhok. Hindi kulot yung aking pamangkin, nilagyan ng wig. Kaya sabi ko, umiiyak ako kay Pearl. Sabi ko, hindi ko sila makilala kung nasaan dyan. Kung hindi siya lalapit sa akin. Sabi ko pong ganun. Alam niyo po, buhay ang Diyos. Sabi ni kapatid Pearl, umuwi na tayo. Dumulog na tayo. Inilagak mo na sa Diyos. Sapat na yun. Sabi ko, hindi. Hindi ako makakapaglingkod na hindi ko siya dala sa pauwi sa tahanan. At umabot man ang maghapon magdamag, hindi ko napahintulutan na ang Ama. Baka
baka po ako mawala, maikamatay ko sapagkat wala akong ipapalit. Amen po ba yun? Dahil nilagak lang sa akin. Alam niyo po ba? Nung nasilayan na po ng Panginoon, sabi ni kapatid na Pearl, Mother, nasaan ang lakas mo ngayon? Sa kaganapang ganyan, sabi po niya sa akin, umuwi na tayo. Ipaubaya mo sa Diyos. Sabi ko, hindi kapatid. Sabi ko, nilagak yun sa akin ng Diyos. Ayoko siyang mawala. Yun po yung tinuran ko. Alam niyo po ba? Nung halos maglulupasay na ako, hindi ko makita aking alaga, bigla po ako nagising, katabi ko po. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Mga kapatid, bakit ko po ito pinahintulot? Bakit po ito pinahintulot? Ibahagi, maging babala po sa mga magulang. Sapagkat alas 6 na po, yakap ko po, buhay ang Diyos, malinaw na malinaw pa sa aking kaisipan. Sabi ko, Ama, bakit mo pinahintulot? Isang babala para sa mga magulang. Ingatan niyo po ang inyong mga anak. Kung saan dako man sila, nyo nilalagak maging sa mall o saan man dako, ingatan nyo po sapagkat marami na po ngayon yung nagdi-disguise ng kanilang mga tsura para lang sabihin na kamag-anak, kinukuha ang bata at pagdakay makikisabay sa'yo, ingatan nyo po. At babalik po ako dun sa binahagi ko. Yan po ang benepisyo na ipinagkaloob ng Diyos sa dahong ito. Kung paano po niyang pinagaling ang aking kaluluwa na sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, hindi po niyo makikita kung anong instrumento ang ginagamit ng mahal na Apo Kunching para pagalingin ang kaluluwa sa pamamagitan ng Espiritu. Buhay po ba ang Diyos? Kundi, wala kayong makikita, kundi makikinig lang po kayo. At yun po, yung kaukulang gamot na nagpalaya sa aking kanser sa puso, kanser ng puot, pagdaramdam, galit, hinanakit at lahat-lahat. At kung yun po ang kakamti ng bawat isa, malaya po makakapasok ang salita ng ating Panginoon na magsisilbing bitamina ng buo nating katawan mula ulo hanggang talampakan at anuman ang pisikal niyong karamdaman ay magdudulot pa ng kagalingan. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, ito po iwanan ko po sa inyo. Nawa po tayong lahat. Ayan po ang ating mahal na Apo. Buong puso na tumutupad sa ating Panginoon. Tinatanggap ang kaloob ng ating Panginoon, nagpapagamit sa ating Panginoon, huwag po nating sayangin ang bawat araw na naghahasik ng mga aral sapagkat ang mga aral na ito, hindi lang isa ang kaya niyang pagalingin. Hindi lang ang kaluluwa mo, maging ang katawan mo'y kayang pagalingin, maging ang bulsa mo'y kayang pagalingin at lahat pa na hindi kayang ibigay sa iyo ng tao ay kayang ibigay ng Ama na pinaglilingkuran sa dakong ito. Nawa po, tayong lahat ay makakilala upang huwag tayong manimdim. Bagkos ang tapang ng loob ay patuloy niyang ibibigay sapagkat higit siyang makapangyarihan at kailanman ay walang makagagapi sa kanyang kapangyarihan. Muli, magandang umaga po sa inyo sa tanghaling ito. Maraming salamat po, Mother, sa iyong pagbabahagi. Katotohanan po na ang kaluluwa higit na mahalaga kaysa katawan. Amen po ba yun? Sapagkat kung papaano kung minsan po mahina ang katawang lupa mo, subalit malakas ang kaluluwa, lumalakas na rin ang katawan. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Maraming salamat po sa lahat ng nagbahagi. Nawa po ay nakapulutan niyo po ng aral ang bawat tumayo sa harapang ito. Ngayon po ay naanihang po magsitayong lahat upang ating awitin ang panalangin tinuro ng ating Panginoon.